Oh, yan mga kalapatids. Nasuot na natin yung pang-auction ring natin. Yan na siya. Alright. So yan mga kalapatids, nandito tayo sa loob ng loop natin yan. Pakawalan natin tong mga ano natin, young bird natin saka tong dalawang breeder natin. Pero tong sila stubborn, yan, saka si Linlanday Maldita, saka si Darna eh hindi natin pakakawalan. Pahinga lang sila dito sa loob mga kalapatids, ang pogi ni stubborn mga kalapatids, sino niyo? Ayan oh. Pogi ano? Tinan niyo tindig. Kala mo manunuklaw. Napakakinis. So ito, pakawalan natin itong mga to para mamaya tayo magpapakain mga kalapatids. At maglilinis tayo ng loob para hindi masyadong makalat. Ayan, labas dun, labas. 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 Alright. Ayan yung mga inakay natin mga kalapatids. Nakakatuwa na yun. Tinan yung mga itsura. Iisa ako ulay eh. Puro bluebar eh. Tinan yung mga tindig ko. Iisa. Tinan yung itong tatlo na to. Kala mo mga kambal ano. Puro bluebar yung ano natin eh. Alright. Yung mga bura outline natin oh. Tibay na lumipad oh. Nakakatuwa. Grabe eh. Ayan oh. Ayan oh. Yun oh. San-san dumadaan eh. Yun oh. Saan yung bura outline natin? Yung blue checker. Yun oh. Yung tatlo oh. Yung tatlo na yun. Yung titibay na eh. Pero yung mga nahuling breed natin. Medyo ano pa yun. Ano-ano lang, palipad-lipad lang ng konti. Pero hindi pa nag-groupings talaga, hindi pa sumasabay. Ito, to, tinan to, matitibay na to mga to. Ito mga unang breed natin, oh. Woohoo! Alright. Tingnan nyo yung mga young bird natin. Sarap buhay na naman, mga kalapatids. Pagyari ng paronda-ronda, ligo naman. Tapos mamaya, kain na naman. Yun, oh, kikinis na nila, oh. Pagka nayari mag-molto, mga 3 months old o 4 months old, ang gaganda na ito mga kalapatids. Ito. Yan sila oh. Tibay ano. Ito matibay ito. Itong bluebar na ito. Yan. Puro bluebar eh. Ito ito. Yun. Nagsasalo. Yan. Matibay yan mga kalapatids. Sa lahat ng bluebar na breed natin. Yun, nagugustuhan ko yun. Ang ganda. Ang ganda ng sukat, pero kak. Ito pala yung nag-iisang ano natin, oh. Red checker. So, malas tayo sa red checker, eh. Ang ganda sana ng mga ganyang breed natin. Malalakas sana. Kaya lang, ang malas natin itong mga nakarang season. Nawawala. Yung kapatid pala nito, mga kalapatids. Nawala. Nung pinaronda ko, naalala nyo, panitay na bubulabog ng pusa. So yun, hindi na siya nakabalik. Hindi siya nawala sa race, nawala siya sa ronda. So siguro sobrang takot or naparisa na siguro ng ano ng wild pigeon dito o hindi natin alam kung ano yung nangyari sa kanya. Basta nung pinaronda ko, hindi na nakabalik. Kaya nawalan tayo ng racer nun. So sana ito maganda-ganda ilipad sa atin. Pero yung mga kapatid niyan, mga kalapatid, yung mga kapatid nitong red checker magaganda yung nililipad niyan. So lahat na red checker naman sa atin na napunta nun, bali mga kapatid nyan, magaganda yung nililipad mga kalapatid. Sana ito, magpakitang gilas din. Tinan nyo naman yung sukat, ang ganda. Oh. Pero mukhang kak eh. Yung kapatid nya, blue bar, nasa na ba yun? Saan nandyan? Nalilito tuloy ako eh. Antanda ako lang yung mga number nila eh. So yung kapatid ng red checker na yan, blue bar, is kak din. Magnesmate sila, pare silang kak. Yan, lakas ng mga dugo eh. Yung panay... Yung mga breed natin katulad nung anak ni Lady Stubborn mga kalapatids, yung Blue Bar White Flight, ito to yan, yung Blue Bar White Flight na yan. Saka yung kapatid niya pang Blue Bar din na may sibat sa mata, mukhang parehas din silang kak. Kaya yung mga ano natin, mga racer natin sa young bird season, puro kak. Ito lang yata yung ano, yung hen, yung yan yung nabura out natin kay Boss Ryan. Ayan, oh. Yung blue checker na yan mukhang hen. Saka yung ayun, yung pied na yun. Yan yung blue checker pied na yan. Yan lang yung hen. Maganda sana kung puro hen yung racer eh. Pagkaka kasi ang gugulo eh. So yun mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. So yun mga kalapatids, habang nagparonda nga tayo doon, nagpalabas tayo ng ibon, alis muna tayo ng bahay. May kukuhanin tayong ring mga kalapatids. Kukuhanin natin yung futurity ring
And magsisingsing tayo dun sa anak ni Lady Stubborn ng isang auction ring and isang futurity ring. So explain ko sa inyo mamaya kung anong ibig sabihin nun. So samahan nyo ako today. Let's go. So yun yung dati kong club, mga kalapatids. Yan, nakuha ko na yung ring. So yun nga yung dati kong club, North Harbor, mga kalapatids. Pero lumipat nga tayo dun sa club ni Brainsloop. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ganun kagandahan yung result ng ibon natin. Kasi ako yung isa sa back marker ng club nila, mga kalapatids. Hindi talaga, paano ba sabihin yun, parang away ako dun sa club nila. Parang ito yung mga club nila, Brainsloop, lahat ng member. Pero nandito ako, mga kalapatids. So tamang-tama sana yung dati kong club, magkakasama kami dito lang kami sa paligid. Tamang-tama yung location. So ganun talaga dito. Kaya lang, alam mo yun, mas ano ko dun sa ano, sa club nila Brainsloop, kasi masaya, mga kalapatids. Marami kang matututunan sa mga veteranong flyer, and masaya yung race nila, mga kalapatids, kasi may mga pooling, may mga pustahan. And then meron din maraming patropi, ganun. So masaya, mga kalapatids, lahat ng mga puti talagang kakausapin ka. And di masungit yun. So yun, uwi tayo sa bahay and nakuha na natin yung futurity ring na kinukuha natin. Yan, suot na natin doon sa anak ni Lady Stubborn pag uwi sa bahay. Alright, let's get out. So yun, mga kalapatids, ito na nga yung sisingsingan natin, anak ni Lady Stubborn. Yan, ang ganda, solid oh. Yan no. So susuotan natin ng isa sa kanila ng futurity ring, and then ang isa is auction ring, mga kalapatids. So ano ba yung pinagkaiba ng futurity ring saka auction ring? Unang-una is, yung futurity ring is isang big event dito yon, o isang category na race dito sa young bird season na darating, mga kalapatids. Yan. So ibig sabihin, lahat lang ng may ring na naka-register ng futurity, yun lang yung magre-race dun sa darating na race na yun, young bird season. Siguro nasa 450 kilometer yun, yung young bird na race na yun, mga kalapatids. So dapat yung ring na yun is naka-register ng futurity ring, mga kalapatids. So yun yun. And then ang auction ring na tinatawag naman, susuotan natin siya ng auction ring, and then dadali natin siya, mga kalapatids. Kung napansin nyo dati, merong bid sa basketing namin, merong bidding, may auction. So hindi lang auction ng breeder, and meron din tinatawag na auction ring. So ibig sabihin nun, mga kalapatids, makikipag-auction ka o ibibid tong ibon natin na susuotan ng auction ring, and then ililipad mo yon, mga kalapatids. So kung sino man yung makabili, makabid dun o makabili ng ibon na yon na nakasuot ng auction ring, is ililipad mo yon, i-re-race mo yon. So merong category din yon na sabihin na natin 450 kilometer. So lahat ng mauuna na naka-auction ring is yun ang mananalo. And then lahat ng prize na, or lahat ng pera na nakolekta dun sa bidding, mga kalapatids, ayun yung prize. So yun, sana naintindihan nyo yung explanation natin. So ngayon, susuotan natin siya ng auction ring. Ito, to. Susuotan natin to. So ang hirap, mga kalapatids, wala tayong tiga-camera. So ito, suotan natin siya ng ARPF 216 ang number yan. So auction ring to. So ulitin ko uli, pag lumaki-laki na siya, kasi sa November 19 yata yung last na auction nito, dadali natin siya dun, and then i-auction siya, mga kalapatids. Pero bibilin natin din siya. Mantakin mo, breed ko, bibilin ko. Pina-auction ko, bibilin ko pa. Siyempre para ilipad natin, mga kalapatids. Siyempre tiwala ako sa na-breed ko. Pwede ka naman ding bumili ng iba na naka-auction ring na ipa-auction ng ibang flyer. Pero siyempre dahil breed ko to, bibiling ko to, at ito yung ililipad natin. Alright? Ang laki na ng paa. O yan, mga kalapatids, masuot na natin yung pang auction ring natin. Yan na siya. Alright. Ayos to, sana malakas na ibon to, mga kalapatids. Malaking pera din kasi yun, mga kalapatids. Mantakin mo, lahat ng ibon, kunari mo ang pina-auction na ibon, o sa iba-ibang flyer yun, mga sabihin natin 20 na ibon ang pina-auction sa iba-ibang flyer. So lahat ng pinagkinita ng auction na yun, mga kalapatids, maiipon yun.
Ngayon, lahat na naku-auction ring, ililipad nila yon, i-re-raise yun. So, pagka sino'y manalo dun, ayun yung, pinag, yung pinag-ipunan na pera, yung nalikom na pera, ayun yung price, mga kalapatids, di ba? So, sabihin na natin, mga kalapatids, na sa 20 ibon na pina-auction, 100 ang kada isa na benta, mga kalapatids. So, nasa $2,000 yon, ang laki nun, mga kalapatids, nasa 50 mil sa pera natin sa Pilipinas, humigit 50 million. So, yun. Yan, ito yung ibon na yun, mga kalapatids. Pero bibilin pa rin natin siya sa auction. Makikipag-auction pa rin tayo. Alright? So, ito naman yung futurity ring, mga kalapatids. Yan. Itong futurity ring, may trophy na pinag-uusapan dito, mga kalapatids. And then, may prize money rin. And then, pwede ka pa rin naman tumaya sa pooling. So, ito yung susuot natin sa kanya. Sa maliit na to. Alright? So yan, mga kalapatids, ito na yung ano, nasingsingan natin. Tigisa sila. Yan. Balik na natin doon sa ina, baka may stress pa. Alright, sana magandang ibon to, mga kalapatids. Maganda yung ilipad nito or maging malakas na ibon para may dalang ano, pera din sa kaswerte. Alright. So yun, mga kalapatids, dito ko na lang i-rein yung vlog natin sa mga nagpapa-shoutout. Susunod na tayo mag-shoutout kasi sobrang busy tayo at may gagawin pa tayo. And yun, salamat na lang sa suporta nyo. And sa susunod na vlog nga, mga kalapatids, i-announce ko na yung o i-update ko na kayo sa kulay. And baka i-announce ko na rin kung sino yung nanalo ng 500 pesos sa pinahulaan nating inakay na kulay nga ng inakay. Ano ba? Ang gulo ko. Tinan nyo. So yun, maraming salamat and see you next vlog na lang. Happy flying sa inyo lahat. So don't forget to subscribe, like, and share. Yan. So see you next vlog.